Kumusta? It's Eliza, and welcome to my vlog. So today, magsishare ako ng mga bagay na niregalo ko sa sarili ko and mga regalo din sa akin na hopefully magiging investment in the near future. And syempre, may mga nag-advice din sa akin na bumili na rin ako ng mas matitibay na mas magagamit ko for a very long time. And I think one thing din na kaya rin ako bumili ng mga ganitong bagay is para to look presentable also sa pagharap natin sa mga ibang tao. So ito yung pinaka latest kong binili. Hindi ko alam kung bakit ko siya binili kasi I know hindi ito yung personality ko. This one, this bag. Jack Moose. Well, I like it because it's small talaga. I like small bags. And the color just like pops out. Kaya siguro din na naging interested ako. But sabi ko nga kanina, hindi siya ako kasi medyo colorful talaga siya. But hindi ko pa siya nagagamit. So it's really small. I don't know kung ano yung kakasya. Baka cellphone ko lang. Tsaka siguro mga cards. But yeah. So, yun, I think I would wear this kahit naka like super neutral na damit lang ako, like naka-white lang or all black or all white. Tapos ito lang yung magpapak. So, ang next bag ko naman will be this one. So, it's from Gucci. This is a gift from Kiefer for my, I think, birthday. So, super gusto ko rin talaga siya kasi sa color. Pwede niyang bagayan lahat. Tama lang din yung size for me. Not too small, not too big. Sobrang pwede ko siyang gamitin pang casual and medyo pang mga events. Well, si Kiefer kasi not the type ng, I don't know, ibibigay niya rin talaga yung gusto mo. So, I think siguro nababanggit ko sa kanya na gusto ko ng bag. Actually, I don't remember na nagsasabi ako sa kanya na gusto ko. But, nung nakuha ko siya, I was really happy. This is the first ever bag na binigay sa akin ni Kiefer as a gift. So, yun. Kaya medyo grabe yung sentimental value nito sa akin. So next bag would be the Balenciaga. So I bought this naman as a Christmas gift for myself. So yun ako bumili kasi ng mga gamit na actually walang occasion din. Just last year, after everything that happened nga na siguro the SEA Games and everything, so I got myself a bag. Nag-ipon din naman talaga ako to get like something for myself. So ito yung for last year na gift ko sa sarili ko. I like the details kasi ng bag na to with like the silver na mga thing and the color. Same as my previous bag na Gucci. Pwede sobrang babagayan niya and it's very classic talaga pag Balenciaga. Lagi ka rin itong ginagamit. The size is sakto din. Hindi rin small or hindi rin big. So kaya dalhin kahit saan. Next! Shoes. Pag ilan ko na rin na Valentino na pairs to. Kasi very, tibay for me. Sakto, hindi ako nahihirapan maglakad. Pag may mga events kasi kami, kailangan mga naka-heel. So, I got yung mga pinaka-safe talaga para comfortable din ako naglalakad ng mga events. So, hindi rin ako natatakot talaga maglakad. Grabe yung support niya sa akin. Eh, alam niyo naman paano ako maglakad. Lagi ako natatapilokan. So, feeling ko naka-ROI na siya sa akin. Halata naman talaga, kitang-kita na yung mga marks ng paa ko. I think one memorable event na ginamit ko to would be dance wedding, garden wedding. So hindi, buti na lang ganito yung suot ko na heels. Kasi kung hindi, medyo stiletto talaga. Baka lumubog-lubog din ako. So yeah, thank you. So next would be this bag. I actually love Prada. A gift also to me by Kiefer. Anniversary gift niya to sa akin. Very classic lang, that's why I like it. Why did I get blue? Because nga, lagi niya sinasabi, yung mga suot ko, very neutral lang lagi yung color. Tsaka, parang sobrang simple lang din. So, they want me to get like a bag na medyo, siguro magpo-pop out lang talaga. Pag nagki-gift si Kim, parang dumadating na lang. So, hindi naman sa wala akong option, but I think nagtatanong din siya to other people kung ano yung mas bagay, ano yung dapat bilhin, ano yung may value din. So, ito rin
siguro yung napili niya. Ito is isa rin talaga ito sa mga favorite bags. Yeah, thank you! Okay, second to the last would be this. This one of my first bags. This one. Yung mga una talaga, brother talaga yung mga nag-invest ako kasi super ganda din talaga ng leather nila. So, this one is a gift naman to be by to Elmer. If I'm not mistaken, I got this from Singapore. Nasa college siya, mid-college. Parang sinasabi sa amin, girls should parang bring all the time nga. Lagi kami dapat may dalang bag. Kasi if not, parang iba daw, may ibang tingin pag walang mga dalang bag. So, I made it to a point din talaga to buy nice bags din because of that parang connotation. So, hindi ko rin siya pinapakawalan kasi grabe, ito isa sa mga first na kaya sobrang lapit niya sa akin. So, pag makikita niyo mga events, most ng events ko, ito rin yung sinusort ko. Sobrang handy. I can put my like, phone, my cards, my money din. So, ang dami rin niyang pwede nga. Para siyang, kala mo maliit lang siya, pero honestly, ang dami niyang laman. Isa sa mga dream ko din talaga, I'm really a watch, siguro watch girl. I mean, hindi rin ako nakakalabas ng walang suot na watch. So, minake sure ko talaga, tsaka na-dream ko talaga or ginawa ko din sa sarili ko na makabili ako ng isa na magagamit ko for a very long time. And syempre, pwede ko rin maging invest. So, bumili ako ng regalo ko for myself na Rolex. I've been eyeing to buy a watch for a very, very long time. I would say years talaga. Siguro, alam ko sa sarili ko na may kailangan pa ako i-prioritize. Tumulong din sa family ko, to give my family then what they deserve. So, nung nakapagbalik naman din ako sa family ko, sabi ko baka naman it's time na bumili din ako para sa sarili ko. Pero nung na-realize ko yun, parang super tagal pa bago ko na nagawa. So, the moment na decided to get, parang may leeway na ako kasi medyo nakaipon na rin ako. Tapos talaga, there's this certain percentage na ginagawa ko na kunwari may campaign or may dun sa sweldo, may itatabi talaga ako for myself. Nintay ko yun na mapuno para maka-afford din ako or makabili ako ng isang watch. People around me would say na parang pinag-ipunan ko din naman. Totoo rin naman po. So, that moment, parang sabi nila na parang, at least meron ka ng isa, at least meron ka masasabi na sa'yo din talaga. Hindi lang maglabas pag alam mo, pinaghihirapan mo din. But I guess, if investment talaga yung gusto mo rin talaga, I think it's nice to buy things na alam mo may value pagdating din ako. I'm really just thankful na meron akong reminder to work harder every time na makikita ko itong watch na to. And all the itong mga bags, mga shoes, na parang kailangan ko bang mag-work hard para alam mo yun, pagtrabahuhan pa yung mga ibang bagay. Siyempre, importante. And this is for now, my investments para sa near future. So, I believe naman na I'm the same girl na hopefully nakilala nyo. Very simple din. But I guess, sabi nga nila, yun, nag-iipon din tayo para sa mga things na gusto natin, sa mga pangarap natin, sa mga goals natin. And I think, ito rin yung mga things na kailangan ko rin ngayon. Siyempre, gusto ko rin maging presentable sa harap ng ninyo, sa harap ng mga ng ibang tao, tsaka mga pangmatagalan na gamitan din talaga. And I think it's wise also to invest on things na may value din talaga. Alam naman natin na hindi rin ako nagsimula sa kaya ko rin talaga bilhin. Kaya I'm so thankful for to all the fans, to all the brands na nagtiwala sa akin and syempre sa family ko na patuloy yung suporta at pagmamahal. And kaya nga sabi ko, gawin nyo lang yung gusto nyo, gawin nyo lang with syempre heart and maging confident din kayo, maging magsipag lang kayo, maging determinado din kayo and rewards naman, dadating din yan. Pag ginawa natin ang masaya ng tama,
yung mga gusto natin and yung mga dreams natin. So, tiwala lang, guys, kapit lang tayo. That's why, don't forget to like, subscribe, and comment kung ano yung mga gustuhan nyo, and make sure to watch my previous vlogs para for sure mag-e-enjoy kayo. So, thank you guys! Bye-bye!